And guys, may tanggap tayo na isang Samsung A50. So, dito papakita ko sa inyo kung paano binubuhay ito. Ang problem niya ay full shorted. So, naiwan ng may-ari ito na naka-charge habang naglalaro ng ML. So, pagbalik niya, yun, patay na daw. So, nangyari, umiinit yung motherboard. So, ibig sabihin, full shorted siya. So, pag ganito guys, ay nagkaroon ng error sa charging. So, ito yung charging IC niya. Ang tawag dito ay small power IC. So, babakbakin natin to para matanggal natin yung piyesa para ma-check natin kung grounded siya. Yan yung unang step na gagawin natin. Ayan. Ikakat ko lang to ng cutter para magkaroon siya ng guhit para madali siyang mabaklas. So, gagamitan ko dito ng nail cutter yung pang cut. So, importante yan kasi yung charging IC nasa ilalim. Ngayon, ititest natin para malaman natin kung shorted siya. Minsan, may mga encounter ako na ganito. Madalas nawawala ng nagahang, walang power. Ito rin ang ginagawa ko. So ito, check muna natin dito para malaman natin kung ano ang mangyayari dito sa test natin ng short killer kung ano ang lalabas. So ayan. So positive, negative. Ayan guys, uminit yung pinakagilid uminit siya. So hindi ito ang totally sira kasi pinakagilid. Pero ang gagawin natin, bunutin lang muna natin. Hindi ito ang sira. Ang gagawin lang natin, papalitan natin ng bago para sigurado tayo na hindi na mag-i-error. Pero hindi dito ang problema. Ano lang to? Bali dalawa ang magiging sira nito. Nadamay lang to dahil may ibang kapasitor na sira. So, ang gagawin natin, papalitan ng bago. Tapos, para matrace natin kung saan yung pinaka-main na sira. So, ganun yung technique sa mga ganito, strategy. Para mas madali mo siya mahuli. So, ito yung bago, ilalagay natin. Yan. Mabaliktad. Kailangan yung polarity tama para hindi kayo magkamali. So, ito yung ilalagay natin. So, ginawa ko to bago para sigurado ako kung merong ibang tatamaan. Pero, i-disable ko mamaya yung katabi niyang kapasitor para hindi makapasok yung kuryente pag tinest natin. So, hindi siya madadamay. Ito yung technique dito para hindi siya madaling masira. Hindi siya madamay. Kung iinit man siya ulit, hindi na dito ang tatamaan. So, ito. Tatanggalin ko yung kapasitor na katabi niya para matest ko kung saan yung tamang sira. So, pag tinanggal mo to, hindi papasok yung kuryente papunta dun sa charging IC. So, mag-i-stop yung sira dito banda sa main. So, hindi na ito madadamay. Ayan na, lumabas na guys. Andito sa tabi ng MMC. So, ito, test natin sa battery. Sa battery na, hindi na ako gumamit ng short killer. So, battery na lang ginamit ko para lalabas kung saan banda yung pinakasira. Kasi kanina, nadamay yung charging IC. Ginawa natin, pinalitan ng bago para matest talaga kung saan yung tamang sira. So, lulusot kasi dyan. Ayan, umusok na guys. Ayan, nakita ko na. Umusok na. So, ayun. Ayun, kapasitor lang siya katabi ng MMC lang. Katabi siya. So, ito yung i-disable natin. Tatanggalin lang natin to para wala ng shorted. Ayan. So, yun inaano ko guys na madalas hindi natin malalaman kung saan yung sira pag hindi natin ginawa ng technique. So, yung ginawa ko, tinanggal ko yung kapasitor para hindi makapasok yung kuryente papunta sa charging IC. Yung lalabas na sira, yung sa main, yung pinaka-main. Ito, babalik ko na para tanggal na natin yung pinaka-full shorted. Ito yung kapasitor na tinanggal ko kanina. Ibabalik natin. Safe yung charging IC guys, hindi siya masisira kasi hindi, walang kapasitor dito papunta sa yung main na circuit, hindi aakyat papunta sa charging IC. So yun, na-trace kaagad natin kung ano yung pinaka
normal na sira niya, yung pinakaunang sira. Kasi nadamay yung charging IC, kaya ang ginawa natin, pinalitan lang muna natin ng bago para sigurado na hindi na masira ulit. Before tayo maghanap ng ibang sira, nag-disable na tayo ng kapasitor. So check natin kung tama yung kuryente kung magcha-charge, kasi patay ito eh. Ayun, nag-charge. Okay na, wala na tayong problema guys. Yun lang yung sira niya sa tabi ng MMC. So ayun, nabuhay na natin. So yun yung technique para paano siya buhayin, paano siya hanapin. So importante mag-disable ng kapasitor, mag-charge, magpalit mo na kayo ng charging IC, tawag yan small power IC. Tapos saka i-disable yung kapasitor para lalabas kung saan yung pinaka main circuit na nasira. So yan. Yun yung technique. Maraming procedure kasi guys para madali nyo mahuli. Kailan ito yung tinatawag na ano guys, na utakan na trabaho, kasi hahanapin mo kung saan siya nagmumula, kung ano yung tamang, kasi yung init niya guys, halos buong board ang umiinit eh. Nung nandun pa yung unang tanggap ko, pag sinort ko sa short killer, halos buong board ang umiinit, hindi mo malalaman kung saan nanggagaling ang sira. So kaya ang ginawa ko, dinisable ko lahat, dinisable ko yung sa main circuit niya para malaman ko kung saan yung tamang sira talaga. So nahuli natin, nandun lang pala siya sa tabi ng memory. So yun yung ano natin, yun yung technique natin na madali siya mahuli. Ayan na guys, buhay na. So dito guys sa video natin, I hope na marami kayong natulungan, marami kayong matutunan. Kung bago ka man sa channel ko, palike na lang at saka pa-subscribe para lagi kayong ma-update sa mga bagong upload natin. So malaking tulong ito guys sa mga ibang technician na walang mga bago pa lang, kasi ito bibihira ito ng mga sakit. Bibihira na sakit na mahirap hulihin. Yun yung ano. Pero madali lang siyang hulihin kung masundan mo yung procedure, kasi madali lang talaga siya hanapin. Basta alam mo lang yung tamang gagawin. Kasi kahit pag binunot mo kasi yung charging IC, ang lalabas dyan walang shorted. Pero pag binalik mo yung charging IC, may shorted na naman. So guys, ayan, kompleto yung kuryente. So, thank you once again. See you in the next video ulit. Salamat.